Okay, good day. So ngayon, i-demo ko naman sa inyo paano gumawa ng isang color game gamit yung MS Excel o yung tinatawag natin yung spreadsheet. So paano dun sa mga hindi pa nakakaalam, yung color game, isa to sa pinakasikat na laro sa mga peryahan. Ito yung nagsisibing parang sugal. Okay. So ngayon, paano yung nangyayari? Paano yung nagpo-proseso? So konting information lang about dun sa games. So ang gagawin mo dun, tataya ka lang ng amount dun sa kulay na gusto mo. At kapag hinila nila yun, naka-arrange dun sa may pinaka-baltakan, kung ano yung lumabas na ibabaw na kulay, yun yung mananalo. Ngayon, kung halimbawa, kumaya ako ng 5 piso sa dilaw at nagkaroon ng 3 dilaw dun sa paghila o bumagsak, ito yung naging tanong. Mapapanalunan ko yung 5 piso ng 3 beses. So magiging 20 pesos yung pera ko. Okay, paano yung nangyayari? Halimbawa, tumaya ako dito ng 10, for example. Sabi dito, F9 siya daw yung magiging hila natin. Okay, so walang puti. Ibig sabihin, talo tayo. Okay, so ngayon, ganito po yung layo nila na ituturo ko sa inyo paano ito nangyari. Using conditional formatting. Okay, sige, gawin natin. Punta muna ako sa sheet 2. Okay, so una lalagay tayo ng title. Title ng games. So yun na lang lalagay natin dito, color game. So next. Lagyan ko lang ng background, lagyan ko lang ng front. So una gagawa muna ako ng pinakalamesa o yung lagayan ng taya. Siguro ganito lang kalaki. Merge and center. Lagyan natin ng borders. Itong tick box. Lagyan natin ng medyo malaking font. Lagyan natin ng ano. Fill color. For example, una, yellow. 1, 3. Yan. So, dito gagawin ko siyang puti. Yan yung mga kulay na makikita natin sa color game. 6 na kulay po yun. Puti, dilaw, saka pink. Tapos red. Tapos blue and green. So bala tayo yan. Dito na yung blue. Then dito na yung green. Okay. Since yung bawat dice dun sa may color game ay nagre-represent ng 6 pieces, instead na sa dice na number, sa kanya is kulay. Halimbawa, 1 is dilaw, 2 is white, 3 is pink, 4 is red, 5 is blue, and 6 is green. So, yun po yung nangyari. Para rin din siyang dice. Pero dito, hindi na natin kailangan gumawa pa ng 9 pieces para lang ano. Kasi ang kailangan lang naman natin makita is yung ibabaw ng dice. Ayan, okay. So, biglaan yung fill color nun. So, merge and center ko lang siya. Ito yung magiging ano natin, ha? Dice natin. Yan. Isa pa. So, lagyan lang natin ang ito. Sabay-sabay na natin. Ginamit ko yung control para sabay-sabay ko silang ma-customize. Control, click, control. Okay. So, pagkatapos noon, ang gagawin ko, pupunta ako sa conditional formatting. Dito. Sige, pwede naman. Conditional formatting. Highlight cell rules. More rules. Ito. Equal to. Lagay natin equal sa 1. Format natin. Ito. Kapag pinor-click yung format, may lalabas na dialog box o itong option, ano na to, window. So, ang gagawin ko, pipiliin ko lang, baba ko lang itong nandito, ayan. Pipiliin ko muna si font. Siguraduhin ko na si font is kulay, dilaw. Ano bang kulay ni dilaw? Font. So, font tayo. Nasa font, piliin natin si kulay yellow. Yan. Ito yung ginamit natin kanina. Then, sa fill color naman, ganun din. Dapat kung ano yung kulay ng font, yun din yung kulay ng fill. Para hindi makikita yung magiging number sa loob. Okay. Tapos, okay mo lang. So, walang nangyari. Wala pa naman tayong ginagawang formulas. Relax lang tayo doon. Next. Ito na lang unahin kung isa na lang ha, para ano makita nyo mabilis. Then conditional formatting, new rule,
Tapos, format only cell that contain. Para naman nung kay kulay puti. Siya yung number 2, for example. So, pag nag-number 2 naman to, format natin to, font color, magiging white. Yan. Send fill color, white din, syempre. Gaya ng ginawa lang natin. So, gagawin lang natin yun hanggang matapos yung 6. So, dito na tayo sa pangatlo. Additional formatting, new rule ulit, format only cell that contain, then equal to, gawin natin 3, then format, tapos, i-click lang natin si pink. Si pink, nasa more color si pink. Ito yung kapulay ni pink. Okay, then, font color, automatic pink dapat ito. Yan. Okay. So, siguraduhin natin magkakulay sila. So, pag hindi, diyan na ano, format natin ulit. Mukhang hindi sila magkakulay. Dapat ito yata. Okay. Ito yung preview niya. Okay. Okay. Next. So, number 3, number 4 na tayo. Dito pa rin tayo. Conditional formatting, new rule. Cell value equal to 4. Kapag naging 4 daw siya, ang mangyayari sa kanya, ipo-format natin siya as font color, anong kulay ni 4? Blue. Sa blue na tayo. Pinamit natin blue. Ah, si red pala yun doon. Si red. Fill color, dapat red din. Pakikita naman natin yan dito sa preview niya. Pag walang nakasulat, wala kayong nababasa, parehas na parehas sila ng kulay. Okay, next. Dito pa rin. Conditional formatting, new rule. Then equal to. Dapat to nag-equal to sa may 5 naman. Kapag 5 naman, gamitan natin yung blue. Format natin yung kanyang font na maging blue. Then format natin yung fill na dapat do din. So, okay, ginamit natin. Okay. Tama. Okay. Then last one, dito pa rin, conditional formatting. Para naman kay 6. New rule. Then format cell that contain equal to. Click natin yung 6. Then format natin yung kanyang font as green. Ito yung ginamit natin kulay. Fill color, ganun din. Dapat green din. Green ba yun? Okay. Okay tayo. Okay na walang nakita. Then next. Okay, so dito lalagyan ko siya ng formulas. Equals run between open parenthesis 1, comma 6. Then close parenthesis. Then hit enter. Okay, nakita niya naging number 6 siya. Hindi siya nakita. Tignan natin ulit. F9. Okay. Nakikita niyo yung number bagong natin na, di ba? Yan. So ngayon, dahil may formula na to, gawin ko lang dito, control C, para makopy, paste ko lang dito. Paste ko lang din dito. So, ibig sabihin, meron na tayong randomize ball. Ito yung magbigay magda-drop down dun sa ating ano. So, check natin ha. Up na ito ulit. Halimbawa, taya ako ng 5 piso sa red. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, tumama. Yung 5 ko, magiging 10 piso. Okay, next ulit tayo. Tayo may ako ng 5 piso sa pink. Okay, talo ko. So, sabi ko nga, madali lang manalo dito. Kailangan lang natin magkaroon tayo ng puhunan. So, bibigyan ko kayo ng konting technique para siguradong mananalo kayo dun sa larong color game pagdating sa perya. Okay, una, balikan ko muna yung ginawa ko kanina, yung kompleto na. Kasi dun na ako, nagkaroon na ako ng formula dun eh. At sa sheet 1. Yan, eto. Maglagay ako dito ng explanation. Ganito yung gagawin natin para mas madali tayong manalo. Siguradong panalo tayo. Una, manood ka lang muna. Panoorin mo lang yung bangka na naglalaro kasama yung mga player niya. Habang nanonood ka, maging observer ka. Tignan mong maigi kung aling kulay yung hindi lumalabas ng 3 beses. For example, 3 beses sa 3 dila, tingnan natin. Unang beses na nanonood ka. Pindutin ko yung F9. Tingnan nyo kung ano yung hindi lumabas na kulay. Hindi lumabas si blue, hindi lumabas si red, saka si pink. Pangalawa, hindi lumabas si red, saka si blue. Si pink lumabas na. So next, pangatlo.
Red and blue na lang pag-asa natin na. Okay, red and blue. So, hindi lumabas si red. Ibig sabihin, tatlong beses na siyang hindi lumalabas. Eh, ang probability naman na lumabas si kulay is pare-parehas. Ngayon, kapag tatlong beses na hindi lumabas yung kulay na natingnan mo, dun ka palang magsimulang tumaya. For example, 5 piso. Once na in-enter ko to, siguraduhin natin, kunyari, ito na yung pang-apat na draw. Tignan natin. Pang-apat na draw. Hit ko yung enter. Okay, hindi pa rin lumabas si red. Tama. So, talo ka na ng 5 piso. Ngayon, ang gagawin ko, titriplihin ko lang yung taya sa panglimang beses. 15 pesos. O doon pa lang ako tumaya, pangalawang beses pa lang ako tumaya. Pero dahil nga napanood ko na ng tatlong beses na hindi dumalabas si red, meaning to say, panglima na siya. Okay, triple lang lagi. So ngayon, lumabas si red. So ibig sabihin nito, kapag tumama si red, ang magiging panalo niya dito is 30 pesos. So 30 pesos. So plus 15 ulit, 45. So, tignan natin. Natalo ka ng una, 5 piso plus 15. Kung hindi tumama, is 20. Ngayon, tumama ka dito. Ibig sabihin, talo ka kanina ng 5. Ngayon, panalo ka na ng 25. Ito pa lang yung nag-gastos mo. Ito na yung panalo mo. Okay, naiintindihan. Sige, tignan natin. Talo lang natin dito is 5. Eh. Ayun, ito yung nag-gastos. Nag-gastos. O, ganun din yung talo din yun eh. Okay. Okay, kung nagastos natin, natama na yung 45, panalo na tayo ng 25. Tingnan yung logika. Kunyari, hindi tayo tumama. Habang mas tumatagal kang hindi tumatama, mas malaki yung chance na mananalo ka kagad ng malaki. Pag tumama ka, halimbawa, 45, talo ka na ng 65. 5, 15, 45, 65. Eh, paano kung tumama si 65 kahit isa lang, magiging 90 siya? So, ang mangyari, gastos ka ng 65 pero tumama ka ng 90. Yung 45 mo naging 90. 90 minus 65 is will be 25. Panalo ka na ng 25 pesos. What if hindi ka na naman tumama? Ang nangyari ngayon, na triple ulit tayo, 135. So, ngayon, kung talo ko na dito ng 200, lahat to 200. At paano kung tumama yan? 270. Tignan nyo yung logic. Talong una ka, una kang talo, pangalawang talo, pangatlong talo, pang-apat na talo, o pangatlo, pang-apat na nalo. Ibig sabihin, habang lumalaki yung chance, habang lumalaki yung, dumadami yung roll ng dice, mas lumalaki yung malaki yung panalo mo kapag tumama ka dun. Okay, kunyari, dito natin na natin. Dito, kung dodobling ko to, 405 to eh, 405. So, ang natalo ko na dyan is 605. Yan ang naitaya ko lahat. So, paano naman kung tumama to? Magiging 810. Ibig sabihin, isang beses akong natalo, pangalawa, pangatlo, pang-apat. Pero isang beses akong tumama dun sa panglima, panalo na agad ako ng 205. Isang tama pa lang. Okay, naiintindihan? So, ganun po yung logic dun sa color game. Sana naiintindihan nyo. Then, bawal magsungal. Maraming salamat. Okay.